naman ng PHIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, kahapon ang Alert Level 1 sa Taal Volcano matapos itong patuloy na makapagtala ng tinatawag nilang low level unrest at inoobserbahan pa rin ang mga nakakitang volcanic smog. Sa pinakahuling Taal Volcano Advisory, sabi ng PHIVOLCS, patuloy pa rin silang nakakapagtala ng sulfur dioxide na sumisingaw sa daming 3,945 tonelada bawat araw. Nakikita rin daw ang pamamaga ng hot volcanic fluid sa main crater. Ito ang pinagmumula ng tinatawag nilang fog of volcanic smog na nagbibigay ng steam at ito ang nakikita maski sa malayong bahagi ng bulkan. Ang mga singaw na nakikitang tila usok ay may taas sa 2,100 meters ay nakita rin ng PHIVOLCS at ito ay napalad sa direksyon ng south-southwest. Samantala, wala namang volcanic earthquakes or low-level background tremors ang naobserbahan o nakita o narinig ng PHIVOLCS. Ayon sa PHIVOLCS, ilalim ng Alert Level 1 ang pagpasok sa mga isla lalo na sa main crater at daang Castilla fissures ay ipinagbabawal. Bawal na rin ang paglipad ng mga eroplano sa ibabaw ng vulkan. Noon lamang Biyernes, may kabuong 13,500 tonelada ng volcanic sulfur dioxide ang lumabas mula naman sa main crater ng Taal Volcano sa Batangas. Ito ang naging sani ng pagkalat ng volcanic smog o fog sa paligid ng kaldera ng Taal Volcano. Samantala, sa iba pa nating balita, wala daw namang unusual. Kakaiba o nakababahala sa mga naranasan ng moderately strong earthquake sa iba't ibang bahagi ng bansa noong Sabado, August 13, ito ay normal occurrence lamang dahil ang bansa ay talagang nakakapagtala ng 20 lindol araw-araw. Ito ang sinabi mismo ni Science and Technology Secretary Renato Solidum. Ayon sa PHIVOLCS, noong Sabado, nakapagtala sila ng 5.9 magnitude na lindol sa Datubla, Sinsuat sa Maguindanao at 5.1 magnitude na lindol naman sa Aninii sa Antique. Sabi ni Solidum, ito ay nagmula sa mga iba't ibang earthquake generators. Ang magnitude 5.1 earthquake ay nagmula naman sa Negros Trench. Samantalang ang magnitude 5.9 na lindol ay na-generate naman ng Cotabato Trench ayon pa kay Solidum. Ang PHIVOLCS ay nakapagtala din noong Sabado ng 4.4 na magnitude na lindol sa Merida, Leyte. On the average, may 20 lindol araw-araw ang naitatala ng PHIVOLCS sa iba't ibang bahagi ng bansa pero ang ilan sa mga ito ay masyadong mahina para maramdaman ng tao. Instrumento lang ang nakaka-detect nito. Sabi pa ni Solidum, ang mga paglindol ay madalas talaga sa Pilipinas dahil sa iba't ibang mga active faults na nakapaligid o kaya naman ay tumatawid sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang Pilipinas ay natayo sa tinatawag na tectonically active region na tinatawag na Pacific Ring of Fire kung saan normal ang mga paglindol at ang mga pagsabog ng bulkan. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas.